Masama ang balita. May nakita akong pitak sa bato sa kuweba kung saan nakakulong si Peruha. Lago tayo! Nakawala si Peruha? Lahat ng ito ay mensahe mula kay Saragnaya. Tulungan ninyo akong dalhin sa ating panig o aking panganay na anak. Naglalaban po ang loob ko eh. Kasi po nangako kay Rosario na hindi na ako magsisinungaling sa kanya kahit kailan. Alam mo, Luli, nakaawa nga rin po kay Rosario. Hindi niya alam. Matagal niya na palang nakikita at nakakausap ang totoo niyang tatay. Kailangan ko mapadala ng mensahe kay Saragnayan. Sige po, Ama. Lahat na nangyayari sa atin ngayon ay bahagi ng kanyang malaking plano para sa ating tagumpay. Gusto kong ilayo kita sa isang masalimutang buhay na naging dahilan ng pagkamatay ng nanay mo mula sa mga aswang. Pinala! Kahit ano nangyari! Huwag kayong lalabas yan! Ako bahala, Pepe! Hindi ko papabayaan ang anak natin! Kapapaganak lang noon ang nanay mo sa'yo, Rosario, nung sinalakay ang bahay natin ng mga aswang. Salamat sa pagmamahal ninyo ni nanay. Alamalig kita, anak. Tanawaran niyo ako dahil hindi ko naman ang alam eh. Maraming salamat sa inyong dalawa, Ben, Cora. Inalagaan niyo si Rosario. At alam kong mahal na mahal niyo ang anak ko. Paano yan? Ang ibig ba sabihin nito eh, babawiin mo sa amin si Rosario? Anak ko si Rosario, oo. Pero kayo nagpalaki sa kanya. Kayo pa din ang mga magulang niya. At hindi ko aagawin ang karapatan niyong yun. Anak niyo din si Rosario. Maraming salamat, Pepe. Mahal na mahal namin si Rosario. At hindi namin alam ang gagawin namin pag nawala siya sa amin. Rosario, mas mabaloob mo sa akin. Juan, bakit naman ako magagalit sa'yo? Eh, kasi nagdiim ulit ako sa'yo. Di ba nangako na ako sa'yo na kahit kailan din ako maglilihim pa? Hindi ko naman magawa kasi iniisip ko rin si Mang Pepe. Naiintindihan ko naman kung bakit hindi mo masabi ka agad. Naipit ka lang sa sitwasyon. Juan, wala kang kasalanan. Totoo nga niya, nagpapasalamat ako sa'yo eh. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makikilala ang tunay kong tatay. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Ako swerte ng buhay mo. Juan, ano ka ba? Andyan yung mga magulang ko. At andyan yung dalawa kong tatay. Meron na sana kong hihilingin sa inyo. Ilang panahon na makasama kong anak ko. Gusto kong bawiin ang mga taon na hindi ko siya nakasama. Huwag kang mag-alala. Bibigyan namin sa iyo. Nagpapasalamat lang kami mag-asawa sa iyo. At sa amin mo binigay si Rosario. Meron pa pala akong isang hihilingin. Ano yun, Pepe? Wala sanang makakaalam na anak ko si Rosario. Delikado para sa atin lahat. Lalo na kay Rosario. Kung malaman ng mga kaaway naming mga aswang na anak ko si Rosario at miyembro ako ng kapatiran na mag-ama kami. Naiintindihan namin. Pinaliwanag mo sa amin ni Juan. Salamat naman kung ganun. Nauunawaan niyo ang sitwasyon ko. Samuel. Handa ka na? Of course, Samuel. Katulad ng sabi mo, kailangan pakita sa ating lahi na sumusuporta sa kanyang hari, ang reyna. Sa importante meeting na to. Salamat, Tara.
Akala ko hindi ka na darating, Kael. Hindi maaari. Hindi ba ako ang anak ng dilim? Hindi maaaring mawala ako dito sa pagpaplanong ito. Ibig sabihin, ikaw yung palaging laman ng balita sa TV? Ikaw yung lalaking pumupuksan ng mga aswang? Opo, Tay. Sabi ko naman po sa inyo, di ba? Marami natutulungan si Juan. Marami siyang naliligtas na tao. Kasi nga po, isa siyang tagabantay. Totoo ang sinabi ni Rosario. Magiting at tagabantay itong si Juan. Walang takot niya nilalabanan ng mga aswang para iligtas sa mga tao. Si tatay naman, parang wala kayong bilib sa akin. Huwag mong sabihin po kaya tagabantay ka eh. Pwede mo na ako matawag ng tatay. Tay, ano naman kayo? Yan naman. Pa, sabi ko na nga ba, hindi ako nagkamali ng pagtingin sa'yo, Juan eh. Salamat po, Nay. Ama, hindi kaya para matapos na lahat ng problema natin, ay dapat hanapin natin ang tagabantay at patayin? Hindi. Hindi natin ang kailangan isa pang malaking gera. Hindi pa tayo handa na may paglaban sa mga uuusik sa atin. Pero kung patay na ang tagabantay, Ama, wala nang uuusik sa atin. Malaya na natin magagawa ang nais natin. Bakit? Handa na ba kayo? Handa ba kayo makipaglaban? Gusto niyo pang maraming buhay ng kalahi ang mamatay sa kamay ng tagabantay? Hindi ko nahayaang mangyari yan. Makinig na muna tayo sa ating amang hari. Ilang taon niya tayong inalagaan. Ngayon pa ba tayo mawawala ng tiwala sa kanya? Tama. Hindi natin dapat hanapin ang tagabantay. Dahil kung padalos-dalos tayo, masisira ang ating pagkukubli. Masisira na rin ang pagpasok natin sa lipunan ng mga tao. Nakapag-desisyon na ako. Ipasara ang lahat ng ospital at punerarya na pagnukukuhanan natin ng pagkain. Gawing full operational ang isla para sa bagong supply ng pagkain ng mga kalahi. Ito lang ang solusyon natin ngayon. Ano, hindi ko naman ang sinasadyang malaman ni Rosario yung matagal niyo nang nililihim sa kanya. Narinig niya po kasi pag-uusap namin ni Lola Belin eh. Okay na din yan, Juan. Kahit paano, masaya ako at nagkaayos sa kami ng anak ko. Masaya ako para sa'yo, Pepe. Maraming salamat, Tataon yan. Mang Pepe, maraming salamat po pala. Saan? Kasi yun, pektanggol niyo ako kay Mang Ben. Maraming salamat din sa mga sinabi niyo tungkol sa akin. Mga Pepe, ang ibig ko bang sabihin nun, boto kayo sa akin para sa anak ninyo. Oo nga, Mga Pepe. Pakay ka sa relasyon ni best friend at ni Rosario? Hindi. Mga Pepe naman, ayaw na nga sa akin ni Mga Ben. Pati ba naman kayo? Binabalaan kita, Juan. Pag may mangyaring masama sa anak ko o malagay sa panganib dahil sa kagagawan mo, lagot ka sa akin. Na hindi ko matiis ang ginagawa ko sa harap ng mga kalahi natin kanina, Ma. Ngayon, alam ko na pinaniniwala lang sila ni Ama na ako ang anak ng dilim. Huwag ka mag-alala, Kael. Sundin na lang natin ang gusto ng iyong ama. Kailangan natin siyang paniwalain na kampi tayo sa kanya. Hanggang kailan, Ma? Kailangan natin maghintay, Kael. Kailangan natin pag-isipan ito ng maigi. Katulad na pinangako ko sa'yo, ipapaalam ko pa rin sa iyong ama na mali na pinili niya si Juan kesa sa atin. Maghihiganti tayo, Kael. Maghihigantihan natin sila. Ako, anak. Tuwan-tuwa ako para kay Rosario. Ngayon,
alam lang niya ang pinagmulan niya. Di ba? Oo nga po, Loli. Pero may problema pa rin po eh. Bakit apo? May problema ba doon sa dalawang tatay ng nobya mo? Yun nga po problema ko, Loli. Ayaw na nga po sa akin ni Mang Ben. At iba naman si Mang Pepe, ayaw din po sa akin. Hirap nga yan, best friend. Bakit di kayo magtanan? Hey, ano ka bang bata ka? Saan mo natutunan yan, ha? Kailan na, Jules? Ano ka ba? Ikaw, huwag kang sumasabat sa usapan ng mga tanda, ha? Opo. Di bali po lang. Patutunayan ko na lang siguro sa mga tatay ni Rosario. Nakarapat-dapat po ako sa anak nila. Paano yan, best friend? Tinanggal tayo sa pabrik ang pinagtatrabaho natin. Ha? Naku, ngayon pa. Si Bigoy papasok na ng school. Sayang naman. Yan nila. Nag-aaral na po ako ng trabaho. Tutulungan namin ni Asyong yan. Kaya pa nga ako sa inyo pag-aaralin nito si Bigoy. Thank you, Kuya Juan. Naman. Kain lang kain. Da, sabwa. Ito ang solusyon sa problema ng pagkain ng ating kalahi. Habang hindi pa natin nasasakop ang mga taong lupa. Mga kalahi. Narito ang magiging pinakamalaking bahagi ng ating plano. Ang isla. Kung may mga taong nagpapalaki ng kanilang baboy, baka, o manok sa kanilang piggery, cattle farm, o poultry para sa kanilang pagkain. Tayo rin ay magpaparami ng ating pagkain. At dito, sa isla na ito, dito natin sila palalakiin, patatabain, at pararamihin ang mga taong lupa ng ating kakainin. Huwag ka mag-alala, ina. Sigurado ako na makukumbinsi ko ang Tagabantay na tulungan tayo. Mauunahan natin ang pagsalakay ni Perua sa ating kaharian. Aasahan ko yan, anak. At ang buong kaharian ay umaasa din sa'yo. Siyong, makakarap dyan ang trabaho. Burado ko, marami na nangailangan ng kargador o painante. Siyong, sandali. Mukhang diskumpiyado ako sa taklato. Oo nga, best friend. May mga suot na perto doon. Oo. Pero kailangan mo natin makasiguro. Yung unang bungkis natin makikita, yun ang susunod natin hapunan. Pirmado. Mga aswang nga ito. Huh? Juan, pwede ka bang makausap? Mira, may importante ka ba sasabihin? Meron kang kailangan malaman. Dili, mahal na prinsesa. Sabihin mo na sa Tagabantay, baka may mangyari na naman eh. Mira, sandali lang ah. Meron ako kailangan ayusin. Siyong, samahan mo si Mira. Sige. Ayan! Naunahan ka na naman, mahal na prinsesa! Ang magalala, Mira. May hahabulin lang si best friend na masama loob. Mas ligtas ka dito. Ang bahala sa'yo. At para matuwa ang mga batang ito, gagawin nating paraiso ang isla. At kapag malaki na sila, at handa na sila, doon natin sila ilalagay sa ating special na factory. At dito natin ipoproseso ang mga laman loob bilang canned goods at processed food meat products na ibabagsak natin sa ating mga district leaders. Kung paano binibili ng tao ang mga pagkain nila. Dahil dito hindi na magugutom ang mga kalahi natin
habang hindi pa dumarating ang tatlong araw ng kadiliman. At saan naman natin kukunin ang mga batang sinasabi niyo? Ang foundation ko ang sasagot doon. Ito ang magiging daan para makuha natin ang mga street kids, mga batang paampon. Sasabihin natin sa kanila na hahanapan natin sila ng magulang, pero dadalhin natin sa isla. At itong mga bata na to ay kukunin ng mga kalahin nating mag-a-apply bilang yaya. Kikidnapin nila ang mga alaga nila tulad ng ginagawa ng ilan. At dito, tutulungan tayo ni Mrs. Corazon na may-ari ng recruitment agency. At ang iba naman ay dadamputin natin sa kalsada na akalain ng taong sindikato ang may gawa. At si Mr. Gimo naman ang may-ari ng pinamalaking shipping lines dito sa bansa na pasikreto magdadala ng mga bata sa isla. Doon natin sila palalakihin. At ako at ang aking mga tauhan na pulisya ang bahala na sa proteksyon ng mga bata sa pag-transport sa isla. Hoy! Kilala ko kayo. Ang Tagabantay! Paano na yun, mahal na prinsesa? Maghihintay na lang ba tayo dito? Huwag ka mag-alala, Liway. Susundan ko ang Tagabantay. Sino kausap mo? Wala. Sandali, Asyo nga. Kailangan ko talaga sundan si Juan. Mahal na prinsesa, sandali! Juan! Hindi ko siya kaya pigilan ng matagal! Pasensya na, tinakasin ako ni Mira. Pero habang pinalalaki ang mga batang yan, anong gagawin natin para hindi magutom ang mga kalahi natin? Ako at ang aking mga kasama na bahala dyan, huhuli kami ng mga kriminal na labas-masok sa kulungan. Pero imbes sa kulungan namin sila dadalhin, pasikreto namin silang dadalhin sa ating espesyal na pabrika. Yung muna pansamantala ang magiging pagkain natin habang pinapalaki natin ang mga bata sa isla. Sa katuparan ko at pinangako sa ating lahi. Pinangako sa aking ama na ibabalik ko sa normal ang ating mundo ng mga aswang na tayo maghahari at ang mga tao ay pagkain lamang. Sabi mo na ba sa Tagabantay? Mira, paano mo nagawa yun? Paano ko nagkaroon ng kapangyarihan? Kapangyarihan? Hindi na may kapangyarihan ka? Naaalala mo ba yung mission na sinabi ko sa iyo, Juan? Ikaw yun. Ikaw ang mission ko. Tagabantay. Mira, hindi kita maintindihan. Para maipaliwanag ko sa iyo nang mabuti, kailangan mong sumama sa akin. Saan? Sa aming kaharian. Kaharian? Sa kaharian ng mga engkanto. Lagusan patungo sa aming mundo. Sa aming kaharian. Kaharian? Kaharian ng mga engkanto? Engkanto? Engkanto ka, Mira? Diwata. Juan, nakikiusap ako. Kailangan mong sumama sa akin. Kailangan ng kaharian namin ng tulong mo. Sprint, mapasok tayo dyan? Ayoko, ha? Baka kung anong meron dyan. Pasensya na. Pero hindi ka na yung masasamahan. Huwag kang matakot.
Kakampi ako. Spray, hindi ka na. Bukas mo nga dyan. Wala siyang. May nakikiusap ako. Kailangan mong sumama sa akin. Hindi kita sasaktan. Kailangan lang talaga namin ang tulong ng Tagabantay. Spray, hindi ka na. Uwi na tayo. Uy! Ang kakulahin. Ayun. Ikaw ah. Tignan mo! Best friend! Best friend, nasa na tayo? Nasa ibang mundo na ba tayo? Malamang siyong. Baka ito nagkaharian ang sinasabi ni Mira. Mundo na ba tayo? Ngayong Lunes. Mira, bakit ba yung tura mo? Sa pagpasok ni Juan sa mundo ng mga engka. Diyan sa mga sanga na yan, diyan nananahan ang aking ama. Naisip ko lang ang tatay ko. Sana kasama ko siya ngayon. Haharapin niya ang isang malaking laban. Sino ba talaga ang tatay ni Juan, Amelia? Kagawa tayo ng paraan para ang ama mo mismo ang papatay kay Juan. Siguraduhin mong nakatuto ka. Dapat hindi masayang pagkamatay ni Nanay. Gusto ko po siya ipaghiganti. Ah! Ano dahil? Palagay niyo, kaya ko na? Dahil lalabas na ang pana ng karunungan. Juan Dela Cruz,